Guys, magpapalit tayo ng smart key, ECU ng Lexus. So, nag-order tayo. Ito yung dumating ngayon, yung bago. Ayan. So, Toyota Computer Assembly Smart. So, ito yung in-order natin na karan, made in Japan. Itong issue kasi nito, yung susi guys, hindi nagre-response. So, hindi nare-receive ng kanyang ECU yung itong transmitter na ito, yung keypad. Ayan. So, kapag inapakan mo yung brake pedal, nag-green siya. So, okay yun, nag-green kasi nagre-response naman yung switch, meron siya. Kaso, pag in-start mo, hindi siya umaandar yung sasakyan. So, meaning, walang signal, no? Kaya hindi siya nag-response, kaya hindi siya umaandar. So, ang problema nito, pag kahit patayin nyo, ipindutin nyo dito sa transmitter, sa may susi, walang response ang kanyang buzzer. Kaya dapat tutunog yan. Yung lock unlock, tutunog yan. Tapos iilaw dito yung hazard. Wala siya. Yung lock unlock, tutunog yan. Tapos iilaw dito yung hazard. Wala siya. Wala siyang ano. Sa tagal na, ito gumagana pa yung ano nito. Yung nagbablink dyan yung ilaw, yung pula. Ibig sabihin, may okay to. Eh ngayon, hindi na siya nag-iilaw. Na-stock na kasi ilang araw na rin. Nauubos na rin yung kanyang baterya. So, ito yung problema ng sasakyan nito guys. Kaya, palitan natin ng itong bago, ipalit natin. So, ito nga, ito. Yung, tingnan natin guys. So, ito yung bago. Ayan. Bago ito. Ang papalitan natin yung nandito sa... So, yan. Nakita nyo yung bago yan. So, makikita nyo dito yung papalitan natin. So, ito yung luma. Ayan. Ayan yung luma. So, ang gawin natin, ikabit natin yon na ignition off. Then, on natin. Tapos, i-program natin yung susi. So, ayan guys. Ito yung luma. Tabi muna natin. Then palit natin yung bago. Naka-ignition off guys ha, para iwas sa pagkasira ng ECU. Okay. Then yan, nakakabit na yung bago. So i-on lang natin to. Yan, naka-on. Ngayon, hindi pa gagana to guys. Hindi pa gagana ang transmitter nito kasi hindi pa naka-program yung susi doon sa ECU. So, gagamit tayo ng software na TickStream sa pang Toyota. So, punta tayo dito sa may entry start. Then, utility para may pasok natin itong susi. So, itry natin kung papasok siya. Pag walang problema itong susi na to, papasok yan. So, dito tayo sa may key registration. So, guys, pagpunta natin sa registration, meron siya. Exit natin to. Doon tayo sa classic para mas mabilis. Dito sa classic tayo pupunta. Pares lang yan, pero mas ano ito. Medyo mas pasikot-sikot tong ano. Sa classic tayo. So, yan. Yung mga ganitong procedure sa mga Toyota, Lexus, meron namang option dyan. Meron ding guide. So, malalaman natin kung ano yung dapat gawin. So, next. Ito, basahin natin. Make sure to prepare all keys registered in the previous installed certificate in ECU. Confirm all of them one by one before you register them in the new ECU. So, ito yung ipaprepare natin. Yung susi. So, next. Remaining key, apat ang available. So, dapat ito, pag in-ex mo na yan at ganyan na, nag-gumagana yung within 30 seconds, yung ignition switch, yung naka-face sa may, yung emblem niya, naka-ano dito sa may switch. Then, tutunog yan. Okay. Yung emblem niya, naka-ano dito sa may,
na may switch. Then tutunog yan. Pag tumunog yan at nag-complete, ibig sabihin pumasok na yung program, yung susi doon sa ECU, yung program niya. Naka-program na siya, pero ito hindi siya nag-beep na siya, pero hindi siya pumapasok, meaning may problema. So yan ang i-solve na din. Hanggang matapos yung oras niya, tingnan natin kung mag-field. Ayan guys, so Kiko Rizas field, please confirm. So, marami siyang maraming dapat i-check before proceed to the procedure. Yung susi daw ay hindi daw ito yung original na susi, sabi niya, ng sasakyan na to. Ibig sabihin, ito yung spare or backup key lang ito. Mayroon talagang ginagamit yung may-ari na susi talaga niya. So yan, ang subukan natin. Try again tayo. Next. Ito, mayroon talagang ginagamit yung may-ari na susi talaga niya. So yan, ang subukan natin. Try again tayo. Next. Ayaw na niya. Next. Isa pa. Tapos, ulitin lang natin yung procedure kanina guys. Ito. Nagbi-beep naman siya. Kaso, tumutunog na siya yung sound beep. Kaso, hindi siya nagko-complete dito sa may. Dapat, mawawala na itong clock nga. Yung sick. Yung ano, yung time niya mawala na yan, dapat lalabas yan registered complete. Pero wala guys, may problema talaga yung susi nito, yung mismong transmitter nito. Ito hindi siya yung code na nare-register, sabi niya, or hindi ito yung original, mayroon talagang ginagamit dito, or sira transmitter yung sa door lock, hindi niya mapapa sara bukas yung pinto. So pwede nating kunin dito para umandar lang yung sasakyan, kasi ito hindi pa under to. So try natin kung ma-under siya. Wala pa rin kasi hindi nga naka-register. Ngayon try natin i-handshake yung ID code box at saka steering lock. Click tayo dyan. Ngayon sabi niya ECU ID has failed. Hindi talaga ito yung susi na ano na ginagamit dito guys, may problema dito sa susi. Spare lang to. Spare yung backup lang, ano, backup key lang to. Hindi ito yung ano main. So yun ang problema natin, dapat makuha natin yung original na susi niya. So ayan guys. Dito lang muna tayo kasi tatawagan muna natin yung may-ari para makuha natin yung original na susi. So yun lang, dito lang muna tayo guys. Thank you. Like and subscribe. So ito na yung susi guys. Dumating na. Binigyan ng may-ari. So ngayon lang ito. Kahapon tayo nag-re-register dahil pumasok. Ito yung spare. Ito yung original na susi. Ngayon, i-register natin itong original na susi doon sa bagong smart key ECU. Tapos i-add natin itong isa. So yun lang yan. Punta tayo ulit sa ano, ulitin lang natin yung procedure natin. Yung dito sa ano computer. So key code registration sa classic tayo para mabilis. Yan. Basahin natin yung ano, mayroon siyang sinasabi dito na kung paano yung procedure. So yan. Okay. Then okay. Tapos sasabihin niya dito kung ilan yung ito ano pa to kasi bago pa yung ECU eh. Malamang mayroon pang ano yan. Complete ano pa yan, bakante pa. So apat pa yan, oh. So okay. Sabi niya, touch the ignition switch with a registered key. Ito yung original nga. So ano natin, lagay natin dito. Make sure na naka-face ito doon sa ignition switch. Then yung sabi niya kasi touch the switch with a key registered. Tutunog yan. Yan, tapos lagay natin sa may passenger seat.
Yun ang sabi niya kasi dito. Ngayon, isasabay natin yung susi na ano, ito. Yung spare. So, yung kasi yung sinabi niya sa procedure. Yan, yan. Sabayin natin. And then, nandito sinasabi niya registered. So, registered na natin. Okay. Doon sa ano, ito magre-response ito kasi na-register na natin. Makikita natin 'yan pag pinindot ko yung transmitter, yung lock and lock iilaw doon. Ayan. 'Di ba kahapon tapos maririnig mo yung ano, yung steering lock, nagla-lock din siya. Ayan, pag binuksan natin pinto. Ayan. Nakalock yung ano, buksan natin yung ignition. So kakalas ang steering lock. So ayan, nag-ano na siya. Kaso hindi siya under yan, guys. Hindi pa rin under yan. Mayroon pa rin tayong gagawin dyan. So, handshake tayo ng ano, communication, ID communication. So, ito ang ano lang natin dito para mapagana natin yung transmitter. Ayan. Pagana natin yung transmitter. Ayan, nagre-response yan. Tapos yung isa, magre-response din yan. Ayan. Lubat lang ata itong isa na to eh. Ayan o. Ah, lubat ito. So ito yung isa, hindi siya lubat. Kaya mabilis ang response niya. Tapos ngayon, may gagawin din natin dito, SIM sa procedure. Tutunog 'yan. Pag tumunog na daw yung buzzer na 'yon, complete na yung registration. So okay na tayo. So 'yan. Sabi niya dito, communication ID registration for ID code. Box and steering lock is complete. So okay. Then saka natin start yung sasakyan kung handa. So green. Start na ba? Oh, yan, may start na. Yan. So yan lang yung guys, yung pag program ng susi at saka yung sa handshake para umandar yung sasakyan. So, bakit hindi sinisynchronize? Ang pinalitan lang kasi natin dito yung smart key ECU, hindi yung ID, yung immobilizer o yung ID code box, hindi yun yung pinalitan natin. So sa susi tayo, tas handshake lang or ID communication, ano tayo, handshake para umandar. So yun lang guys, for now yan lang muna ang ating ano gagawin. So yun lang, so see, okay na siya. Napalitan na natin yung smart key na luma saka iniprogram natin yung dating susi niya dun sa ano, dun sa bagong ECU. So yun lang guys, thank you, thank you, like maandar na yung sasakyan natin.